magkaisa at magbunglod, kaitingan ay marugdod. Tumayo tayo mula sa hamon ng nakaraan, niyakos ang pangalim na humadlang. Pinangako sa puso at paniniwala ang ginhawa para sa Information Office BARMM Radyo Bangsamoro. Assalamu alaikum, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanonood sa aming live stream sa Bangsamoro Government page, sa Radyo Bangsamoro Government page. June 17 po, mga ka-Radyo Bangsamoro, araw ng Biyernes. Jumaa Mubarak po, tayo napapakinggan ngayong araw sa 90.9 Cotabato at simulcast po tayo sa DXMS Radyo Pida. May delayed broadcast din tayo bukas sa Voice FM at RMN Zamboanga. Samahan nyo kami mga ka-Radyo Bangsamoro sa ating isang oras na pagbibigay ng update kaugnay sa mga kaganapan dito sa BARMM, mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government. Magandang umaga, Mapya Mapita sa Lekano Langon, sa mga kababayan natin sa Cotabato City, sa Maguindanao. Mapya Kapipita Kulanguan ng mga pagtanua, mga Maranao dyan po sa Lanao del Sur. Magandang umaga at salamulaikum din po, Mapya Mapita, sa mga kababayan natin sa Special Geographic Area sa North Cotabato, Maayong Buntag, at sa mga kababayan naman natin sa Basilan, sa Sulu at Tawi-Tawi, hapsalung po sa inyong lahat. Buenos dias din sa mga kababayan natin sa Zamboanga at saan man po ang naaabot ng ating programa. Kumusta po kayo? Sana po ay maayos ang inyong buong linggo. Weekend na naman po, mga ka-Radyo Bangsamoro. Pero bago yan, magbibigay po muna kami ng update sa inyo kaugnay po sa mga kaganapan sa BARMM Government. Oras na po para sa ating Balitang Bangsamoro. Mga maiinit na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro.
Para sa ating Bangsamoro headlines, fourth regular session ng Bangsamoro Parliament binuksan kasabay ng bagong anyo ng Parliament Hall sa Shariff Kabunsuan Cultural Complex. Balitang Bangsamoro. Reformation Center pinasinayaan ng MILG sa Patikul, Sulu. Balitang Bangsamoro. 49.7 million pesos na pondo inilaan ng MIPA para sa pagpapatayo ng mga proyektong pang-imprastruktura sa lalawigan ng Maguindanao. Balitang Bangsamoro. BARMM Government patuloy na nakikipag-ugnayan sa national government sa pagresolba ng suliranin sa electric co-ops ng Magelco at Lasureco. Balitang Bangsamoro. Minimum wage rate increase sa rehiyon ipapatupad na. Balitang Bangsamoro. At water desalination machine malaking tulong sa island provinces. Mga maiinit na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro. Formal nang nagbukas ang fourth regular session ng Bangsamoro Transition Authority Parliament noong araw ng Huwebes. Tampok sa pagbubukas ng regular session ang pagbibigay ng ceremonial speech ni Parliament Speaker Attorney Pangalian Balindong at nagbigay din ng kanyang ulat sa Bangsamoro si Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim upang maipaabot sa Parliament ang updates sa estado ng Bangsamoro. Pinangunahan naman ni Bangsamoro Wali Shi Khalifa Nando ang banging of the agong hudyat ng formal na pagbubukas ng sesyon noong Martes. Ayon kay Speaker Balindong, nakasentro ngayon ang BTA Parliament sa pag-fast track ng mga natitirang priority codes na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. Sa priority o sa pitong priority codes, ang Civil Service Code, Education Code at Administrative Code ang naipasa na. Habang sisikapin naman ng Parliament na may pasa na rin sa loob ng transition period ang Local Governance Code, Indigenous Peoples Act, Revenue Code at Electoral Code. Noong third regular session ng Bangsamoro Parliament, naipasa ang 6 na bills at 92 resolutions. Sa kabuuan, nasa 120 bills at 286 resolutions na ang naipasa ng BTA Parliament. Kasabay din ang pagbubukas ng fourth regular session ay ang newly renovated Parliament Hall sa Shariff Kabunsuan Cultural Complex kung saan nagsasagawa ng session ang BTA Parliament. Balitang Bangsamoro. Formal na pinasinayaan ng Ministry of the Interior and Local Government ang kauna-unahang Reformation Center sa rehiyon na itatayo sa Barangay Tahil sa bayan ng Patikul, Sulu. Ang detalye sa report ni Abdullah Matukan. Tatayo rito sa Barangay Tahil sa bayan ng Patikul sa lalawigan ng Sulu ang kauna-unahang Reformation Center sa probinsya. Mismong si MILG Minister Attorney Naguib Sinarimbo ang personal na namuno sa pagpapasinaya sa imprastrakturang nagkakahalaga ng 25 million pesos. Ayon kay Attorney Sinarimbo, ang naturang proyekto ay isa sa kanilang pangako sa Western Mindanao Command na katuwang sa paghimok sa mga miyembro ng Abu Sayyaf Group na magbalik loob sa gobyerno. Kagabi, nagpunta tayo doon sa Patikul to put up yung Reformation Center para sa kanila. Marami hong nag-surrender na Abu Sayyaf. Nilapitan tayo ng Western Mindanao Command para mag-provide ng Reformation Center kung saan pwede silang matrain at ma-reintegrate sa society. So, what used to be yung layer ng Abu Sayyaf na hindi kayang puntahan, na-prove natin kagabi halimbawa na maski na ginabi na tayo doon, safe pa rin yung place. But overall, ang pakiramdam namin ay if we are able to maintain yung stability for some time, masustain natin yung economic development,
translates into opportunities for people, including yung former at members ng Abu Sayyaf group. Ma-address yung problema na nagpupunta sila doon dahil walang employment. But we're also aware na meron talagang ideological na underpinning yung laban ng Abu Sayyaf. Yung ideological niya, kailangan ma-address natin yon. Ito yung hindi tama na interpretation ng religious text. So pakiramdam po namin yung regional government through the Darul Ifta, kaya niyang labanan yon yung ideological side. Pangalawa ay, in terms of governance, talagang ang problema natin, pagka may vacuum, because absent yung layers ng government, lalo na yung nasa baba, so barangay, munisipyo, probinsya, pagka absent yan, magka-create ng vacuum, natural na merong pupuno nun na magpo-provide nung leadership in a sense doon sa mga tao. So ina-encourage natin ngayon yung mga local government units na pag-igihin yung service delivery at maging present talaga yung gobyerno doon sa baba para wala hong dahilan na may mag-arise na grupo na mag-offer ng alternative government sa mga lugar. So ito ho yung kailangan tutukan din. Malaki naman ang pasasalamat ng Armed Forces of the Philippines sa Bangsamoro Government sa pakikipagtulungan nito na ma-resolve ang issue ng insurgency sa rehiyon. Ayon kay 1103rd Brigade Commander Brigadier General Benjamin Batara, mahalaga ang pagkakaroon ng Reformation Center para sa kanilang kampanya kasama ang iba pang sektor. Nahimukin ang mga miyembro ng ASG na mamuhay na ng mapayapa, bagay na sinang-ayunan at suportado rin ng local government ng Patikul. Naniniwala ang LGU Patikul na napakahalaga nito para mas lalong magabayan ang mga rebel returnees para sa kanilang panibagong buhay na tatahakin sa lipunan at upang mas tumibay pa ang kanilang pagtitiwala sa gobyerno. Ang pagpapatayo ng Government Reformation Center dito sa Sulu ay isang konkretong hakbang ng regional government upang tuluyan ng tuldukan ang paglaganap ng makakaliwang grupo. Kaya naman bilang mga mamamayan, tumulong tayo na maging matagumpay ito para sa mas ligtas at progresibong BARMM. Mula dito sa lalawigan ng Sulu, Abdullah Matukan, BIO News. Sa patuloy naman na pagsusulong ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon, isinagawa ang Peace Conference sa BARMM sa pangunguna ng United States Institute of Peace at Bangsamoro Government. Tinalakay sa pulong ang mga hamon sa kapayapaan at kaunlaran at kung paano pa mas mapapalakas ang peace building measures sa rehiyon. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Sa patuloy na pagsusumikap ng Bangsamoro Government na mapaunad pa ang Bangsamoro Region sa aspetong pangkapayapaan at pangkaunlaran, nagtipon ang iba't ibang ministry at ahensya sa BARMM sa United States Institute of Peace sa isang peace conference. Ang USIP ay isang organisasyon na ang layunin ay nakatuon sa pagre-resolba ng mga kaguluhan at nagsusulong ng kapayapaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Peace Conference, ibinahagi ng Bangsamoro Planning and Development Authority ang mga hakbang ng Bangsamoro Government sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. During the transition period, we're coping up. The region is doing its part in coping up the transition phase, the difficulty in establishing the bureaucracy, and the effects of the pandemic. So far, early this year, we started our strategies in anticipating what's coming, no? The coming of new administration and the ending of the first plan and the extension for the transition. Sa mensahe naman ni BARMM Chief Minister Ahud Ebrahim, taus-puso ang pasasalamat ng opisyal dahil sa pagpapakita ng suporta ng mga peace advocates, civil society at international organizations sa paggamit at pagsusulong ng usaping pangkapayapaan sa rehiyon. Anya, patuloy pa rin ang paglalatag ng pundasyon para sa Bangsamoro sa pamamagitan ng pagpapatupad ng peace agreement sa pagitan ng Bangsamoro Government at National Government.
Nangako naman ng suporta ang USIP sa BARMM Government sa pagsusulong ng peace education, youth education at pagsasagawa ng mga programang magbibigay kapasidad sa mga kabataan. Well, we hope to be a long-term partner with U.S. Institute of Peace. We have a history here. Our institute was involved in some of the earlier iterations of the peace negotiations in the early 2000s. We haven't been here recently, but we want to be a long-term partner. Some of the activities that I think you'll clearly be seeing from us soon are some engagement with our youth program. We do youth leadership training, connecting young peace builders around the world. We want to develop a Philippines cohort and connect them to our global cohort. That's one area. I think in particular, supporting the new Bangsamoro Peace Institute within the Ministry of Public Order and Safety is a very natural area of cooperation, and we're going to be doing what we can to support the development of that entity. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsisikap ng Bangsamoro Government na mapaunlad pa ang rehiyon sa iba't ibang aspeto at manatiling bukas sa mga oportunidad na magsusulong sa paggamit ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Johan Unayan, BIO News. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng Bangsamoro Medical Equipment sa mga partner rural health units sa BARMM sa tulong ng Tulong Alay sa Bangsamoro o Tabang Project ng Office of the Chief Minister. Noong June 8, nakatanggap ng medical equipment ang 30 rural health units sa lalawigan ng Maguindanao sa ilalim yan ng Health Ancillary Services ng Tabang Project. Kabilang sa ibinahaging kagamitan ay blood pressure machines, may glucometers, glucose strips, antigen kits, personal protection equipment o PPEs, basic machines at iba pang medical supplies. Sa tulong ng mga kagamitang ito, mas magiging maayos ang serbisyo ng mga naitalang health workers sa nasabing probinsya. Mabibigat din ang kaparehong mga gamit ang nasa 35 o 35 pang health facilities sa Cotabato City. Samantala, patuloy din ang paghahatid ng serbisyo ng Ministry of the Interior and Local Government sa atin paling mga kababayan sa probinsya ng Sulu at Tawi-Tawi. Ang detalye sa report ni Abdullah Matukan. Sa pagsusumikap ng Ministry of Interior and Local Government na matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa island provinces, nilibot ng MILG ang mga munisipyo sa Tawi-Tawi at Sulu dala ang iba't ibang serbisyo. Sa pangunguna ni Minister Attorney Naguib Sinarimbo, unang tinungo ng grupo ang lalawigan ng Tawi-Tawi kung saan pinasinayaan ang isang 100 million multipurpose center sa bayan ng Bungaw, seaport at tourism center naman sa bayan ng Simonol at dalawang palapag na municipal building sa bayan ng South Ubian. Nag-ocular inspection din ang opisyal sa ilang mga municipal buildings sa bayan ng Tandubas at Sapa-Sapa kung saan inaasahan itong matatapos sa mga susunod na buwan. Sumunod namang binisita ng grupo ang lalawigan ng Sulu kung saan pinasinayaan ang dalawang palapag na munisipyo sa Lugos, Public Market sa Indanan at Omar, Reformation Center sa Patikul at Police Station sa Luok. Bukod sa mga nabanggit, ay kasama din sa ocular inspection ang dalawang palapag na barangay hall sa Chinese Pier at takot-takot sa hulo na proyekto din ng MILG. Binisita din ng grupo ang water desalination project sa bayan ng Haji Panglima Tahil at Pangutaran na ngayon ay pinakikinabangan na ng mga residente. Ayon kay Minister Sinarimbo, mas lalo nilang palalakasin ang presensya ng gobyerno sa mga island provinces, lalo na at napakalaki ng potensyal nito na mapalago ang ekonomiya ng rehiyon. Ang outlook natin ay yung regional integration naman ng economy. Potential yung what used to be the back door in the south given yung panibagong movement ng ASEAN, yung mga regional capitals being moved, baka yun yung future nung region natin na bumalik doon sa dating regional economy in a sense nung pre-Spanish period. Ito yung maritime Southeast Asia. Yung mga powerful talaga na proto-state at saka economy ay nandito sa kapalibot sa Celebes. So nandito yung Sulu, andun yung once powerful Maguindanao Sultanate, and then yung mga areas sa
what is now Borneo, what used to be Brunei, and then yung sa Indonesia. So ito yung talagang regional economy na nagre-revolve doon sa celibacy. So mag-move yung Indonesia ng capital niya from Jakarta, i-move niya sa Kalimantan in Borneo, malaking ano yon, malaking movement talaga yon na mag-spur ng regional integration ng economy. Total na projects na dala natin for Tawi-Tawi and Sulu, I was asking my chief of program development, ay nasa 470 million na. This one includes yung municipal buildings, barangay halls, desalination machines doon sa mga communities na walang access sa potable water, mga tourism centers, may mga iba tayong projects that support yung local government units and the implementation of peace and security in the region. So, halimbawa, yung Reformation Center natin. So, ito yung package natin for the island provinces of Tawi-Tawi and Sulu. Samantala, nagpasalamat naman ang Provincial Director ng MILG Sulu sa tulong ng regional government. Aniya, ang kasalukuyang gobyerno ay aktibo sa pagtugon sa kanilang pangailangan sa kabila ng milya-milyang layo ng kanilang lalawigan. In all fairness ho sa BARMM government, nakikita naman ho natin yung effort to really reach out in spite yung geographical challenges. So malayo ho kami from the mainland, but then doon ho naman sa mga planning for whatever development initiatives, kung ano yung naibibigay doon sa mainland, pinipilit din ho talaga na ma-bring down ho dito sa mga island provinces. Mensahe namin siguro sa pangkalahatang Bangsamoro government na hopefully ho, inshallah, patuloy pa rin ho yung pagbibigay natin ng mga tugon sa mga problema ng ating mga kababayan, especially po dito sa Sulu. Marami pa ho tayong identified needs, pressing needs, ho, at na ipaabot na ho natin yun sa ating putihing Minister Attorney Naguib Sinarimbo. And inshallah, sa mga ginagawa kong planning, maipasok ko talaga. In all fairness, really, to the Bangsamoro government, hindi naman ho nasiset aside yung sa island provinces. Ang naging problema lang siguro yung mga challenges doon sa mga arrangements, nagiging problema natin sa mga weather systems. Sa loob ng 5 araw dito sa isla, iba't ibang serbisyo at proyekto ang naihatid ng MILG. Ito ay patunay lamang na walang malapit o malayong lugar dahil handa ang ministro na suungin ito, may hatid lamang ang nararapat na serbisyo para sa Bangsamoro. Mula dito sa Bungaw, Tawi-Tawi, Abdullah Matukan, BIO News. Bilang pagkakataon sa implementasyon ng Phase 1 project ng support to local governance ng Office of the Chief Minister, ang ilang mga bayan sa probinsya ng Maguindanao, nagsagawa ng site validation at inspeksyon ang grupo sa mga project sites. Ito upang matiyak na mapaghahandaan ang mga gagawin programa at proyekto sa iba't ibang lugar sa BARMM, partikular na sa mga liblib at hindi gaanong nabibigyan ng sapat na serbisyo. Ilan sa mga napuntuhan ng team ang Mother Kabuntala na kabilang sa low-lying areas at madalas na nakakaranas ng pagbaha. Tinungo din ng SLMG ang bayan ng General Salipada, Kependatun at Datu Paglas sa Maguindanao. Sa mga susunod pa na buwan ay inaasahang magsisimula ng assessment and validation sa pagpapatayo naman ng mga proyektong pang-imprastruktura na mapapakinabangan ng mga residente. Ang SLMG ay kabilang sa mga programa ng Office of the Chief Minister na naglalayong magbigay ng suporta sa mga local government units sa BARMM sa pamamagitan ng pagpapatayo ng iba't ibang programa at proyekto para sa Bangsamoro at pagsusulong ng moral governance. Nakatakda namang magpatayo ng infra projects ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs sa Barangay Kabinge sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao. Ito ay kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa konstruksyon ng 50 units na core shelters na may kasamang solar-powered light at water system level 2, public market, isang palapag na tribal hall,
warehouse at solar dryer sa nasabing probinsya. Abot sa 49.7 million pesos ang pondong inilaan ng Bangsamoro Government sa pagpapatayo ng mga nasabing infra projects. Makakabenepisyo sa mga proyekto hindi lang ang mga katutubo, kundi pati na rin ang iba pang mga tribong naninirahan sa lugar. Ang mga proyektong ito'y kabilang sa pagsisikap ng regional government na mabigyan ng maayos at pantay na oportunidad ang bawat Bangsamoro saanman sa rehiyon. Limang kooperatiba sa Maguindanao ang makikinabang naman sa mahigit 1.9 million pesos na halaga ng agricultural tools at vegetable packages matapos ay turnover ng Turkish Cooperation and Coordination Agency katuwang ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. 238 miyembro ng limang nasabing kooperatiba ang makakatanggap ng agricultural tools kabilang na dito ang isang unit ng knapsack sprayer at ipapanggamit sa agrikultura. Bukod pa dito, makatanggap rin ang mga magsasaka ng mga binhi ng iba't ibang gulay na maaaring ibenta ng mga residente. Ayon kay MAFAR Minister Dr. Muhammad Yaqob, ang patuloy na suporta ng Turkish government sa Bangsamoro region ay hindi lamang malaking tulong sa mga magsasaka, ngunit maging sa pagpapaigting ng food security sa rehiyon. Layo ng tika at MAFAR na mas mapataas pa ang produksyon at income ng mga magsasaka sa BARMM upang maging daan sa food security at pag-angat ng kabuhayan ng mga magsasaka. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng BARMM government sa national government kaugnay sa pagresolba ng suliranin na kinakaharap ng electric cooperatives sa rehiyon. Ang detalye sa report. Sa liham na ipinadala ni BARMM Chief Minister Ahud Ibrahim sa Department of Energy, Department of Finance at Power Sector Assets, Liabilities and Management Corporation o PISAM, umapila ang BARMM government sa PISAM na irekonsidera at bawiin ang kahilingan sa National Grid Corporation of the Philippines na putulin ang power supply ng Lanao del Sur Electric Cooperative at bawasan na rin ang supply ng kuryente sa Maguindanao Electric Cooperative dahil bigo umano ang dalawang electric co-ops na bayaran ang kanilang pagkakautang sa PISAM. Base sa liham ni Chief Minister sa National Government Agencies, bagamat naiintindihan ng BARMM government ang sitwasyon ng PISAM, nangangamba rin ito sa posibleng malaking epekto ng pagkawala ng kuryente sa mga service areas na sakop ng Lasureco at Magelco. Sinabi ni Bangsamoro Planning and Development Authority Director General Mohajrin Ali, na kasama rin sa Technical Working Group ng Intergovernmental Energy Board, ilang beses na silang nakipagpulong sa National Electrification Administration, sa DOE at DOF para masolusyunan ang problema at kung paano mapipigilan ang paglobo ng umano'y pagkakautang ng dalawang electric co-ops. On the side of the national government, even the Department of Energy, ginito rin yung pananaw nila, no? Nung meeting kami just recently with USEC Quintadilla of Department of Energy, yun din yung finding nila and even yung resulta ng studies nila na kinatinanggap nila way back 2017 na ang pinakasulutan talaga dito ay establish a new entity talaga dahil mukhang mahirap nang i-rehab according to them, no? Ang Magelco and Lasureco. Sa buong BARMM, mayroong 7 electric cooperatives na nag-ooperate sa ilalim ng National Electrification Administration. Pinag-aaralan na rin ng BARMM Government at Department of Energy sa ilalim ng Intergovernmental Energy Board ang pangmatagalang solusyon sa usapin ng power generation at supply ng kuryente tulad ng pagbuo ng panibagong distribution entity na posibleng maipapatupad sa transition period o pagkatapos ng parliamentary election sa 2025. Sa ilalim ng Article 8, Section 36, Letter A ng Bangsamoro Organic Law, nakasaad sa energy and power generation na may otoridad ang BARMM government na magtayo ng power generation and distribution utilities na eksklusibong mag-ooperate sa Bangsamoro Autonomous Region sa pamamagitan ng Ministry of Energy. Pinag-uusapan namin din with the national government through DOE and NEA yung anong kailangan namin gawin with Magelco ngayon, especially kung saan
para ma-handle o ma-manage yung tinatawag naming bleeding of the operation of Magenco. Kasi daily yan eh, every day na walang ginagawa, nandyan yung bleeding. And monthly, expectedly, hindi talaga makakapagpasok. Tama. And maliban pa doon, kung yung management ay talagang problematic, hindi niya talaga nagagawa ng maayos yung pamamalakad niya towards the operation of the electric cooperative. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ang BARMM government sa DOE, DOF, NEA at PISAM para sa pagre-resolba ng problema at umaasa na matutugunan ng PISAM ang kahilingan ng BARMM government na bawiin ang disconnection at curtailment ng power supply ng Lasureco at Magelco. Lori May Andong, BIO News. Formal namang nilagdaan ng Bangsamoro Tripartite Wage and Productivity Board ang Wage Order Number 02 Series of 2020 na mag-aaproba sa pagtataas ng minimum wage sa rehiyon. Mismong si BTWPB Chairman Minister Muslim Insema katuwang ang mga member ng board ang nag-aproba sa pagtaas ng minimum wage sa BARMM. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Sa isinagawang press conference ng Ministry of Labor and Employment, sinabi ni Mole Minister at BTWPB Chairman Muslim Insema na sinisikap nilang matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa at maging ang kapakanan ng mga pribadong industriya sa rehiyon. Sa ilalim ng wage order na ito ay tataas na ng 316 pesos mula sa 300 pesos ang wage rate sa mga non-agriculture sector. Aabot naman ng 306 pesos mula 290 pesos ang rate wage ng mga agriculture workers sa probinsya ng Maguindanao, Lanao del Sur, Cotabato City at Island Provinces. Habang 341 pesos mula sa 325 pesos ang non-agriculture sector sa special geographic area. Ang mga private industries naman na hindi pa lubusang nakakabangon dahil sa epekto ng pandemya ay bibigyan ng pagkakataon upang umapela sa ahensya nang sa ganun ay mabigyan ng sapat na panahon na ipatupad ang aumento sa sahod. Sinisiguro naman ng MOLE na patuloy ang kanilang pagsisikap upang mas matulungan at mapangalagaan pa ang kapakanan ng mga manggagawa sa BARMM. Samantala, Ibinabana ng Interagency Task Force on COVID-19 sa Alert Level 1 ang Cotabato City at mga bayan ng Bumbaran at Ditsaan Ramain sa Lanao del Sur. Epektibo ito ng June 15 hanggang June 30 at nauna nang naideklarang nasa Alert Level 1 ang mga bayan ng South Upi at Upi sa Maguindanao at Turtle Islands naman sa Tawi-Tawi. Patuloy na nasa Alert Level 2 ang ibang probinsya at munisipyo na sakop ng BARMM. Ang desisyon ng Interagency Task Force ay sa kabila ng ulat ng muling pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas na mga araw. Sa BARMM, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng COVID-19 vaccination activity ng MOH, katuwang ibang pang ahensya, upang labanan ang pagkalatpan ng impeksyon. At yan ang mga balitang nakalap ngayong linggo. Magbabalik pa ang Radyo Bangsamoro pagkalipas ng ilang paalaala. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kilalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro.
Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM. Radyo Bangsamoro. Kaganapan sa Bangsamoro Government na kailangan niyong malaman. Sama-sama nating pakinggan tuwing Biyernes mula alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga sa IFM Cotabato. Simulcast sa DXMS Radyo Bida. Pakinggan din ang replay tuwing Sabado alas 8:30 hanggang alas 9:30 sa Voice FM Cotabato at RMN Zamboanga. Radyo Bangsamoro. Lolo, pwede tayo magparehistro para sa COVID-19 vaccine sa covid19.bangsamoro.gov.ph. Ay naku apo, di ko na kailangan yung bakuna. Matanda na ako. Lolo, hindi naman po basihan ang edad sa pagbabakuna. Base sa pag-aaral, mas matimbang ang pangkalahatang benepisyo nito. Tsaka lo, kalabaw lang tumatanda. Abay, ganun ba yun apo? Sige nga. Magparehistro na tayo, tapos magpa-picture tayo at ipopost mo sa Facebook ko, apo. Next naman, Lolo. Isa sa mga natukoy ng mga eksperto sa buong mundo na panlaban kontra COVID-19 ang bakuna. Maaring mapigilan ng bakuna ang ating pagkakasakit o gawing hindi gaanong seryoso. Assalamualaikum po. Balik tayo sa ating sa Radyo Bangsamoro. Oras po natin 10:08 na po ng umaga. Binabati po natin ng Assalamualaikum. Juma Mubarak po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood, sa mga kaka-tune in lamang po. Kumusta po kayo? Magandang umaga. Para po sa ating COVID-19 update, handog ng Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19 ng Ministry of Health at ng BARMM Ready, COVID-19 cases monitoring as of 6 p.m. ng June 16, 2022. May isang COVID-19 case po na naitala ang BIATF. Yan po ay sa probinsya ng Maguindanao. At kasalukuyan pong may aktibong kaso, dalawang aktibong kaso. Sa kabuuan, meron na tayong 19,802 na COVID-19 cases o COVID-19 infection sa rehiyon. Ayan. Sa mga sandali po na ito, o nagsimula kahapon, para sa ating usapang Bangsamoro, pag-uusapan natin yung flagship program assessment through focus group discussion na ginagawa po o isinasagawa ng Office of the Chief Minister. Katuwang po yan ang European Union sa ilalim ng Support to Bangsamoro Transition Program o ang SUBATRA. Para bigyan po tayo ng impormasyon kaugnay po sa isinasagawang konsultasyon para sa mga flagship programs ng Office of the Chief Minister. Nasa linya po ng telepono, kakapanayam natin live via phone patch, si TMS Director Windel Jangkalan. Sir, assalamu alaikum, magandang umaga po. Assalamu alaikum, sir.
Wendell Diangkalan, para bigyan naman tayo ng update kaugnay sa isinasagawang konsultasyon ngayon. Makakasama natin ang ating Bangsamoro News Correspondent na si Abdullah Matukan live via phone patch. Abdullah, ano ba ang aktibidad na ginagawa ngayon ng Office of the Chief Minister katuwang ang Subatra? Hello? Abdullah? Yes, Lorraine. Okay. Nag-cue na tayo? Sige, Abdullah, go ahead. Okay, Lorraine. Sa pagdalayon mas lalo pang mapabuti ang servisyo ng Office of the Chief Minister, kasalukuyang nagpapagawa ng ito ng Technical Management Services Division ng Assessment sa mga flagship programs ng OPM. Kabilang sa mga programang ito ang kapyanan o kapayapaan sa pamayanan, ang bago ayudang medical para sa Bangsamoro at Project Tabang o tulong alay sa Bangsamorong nangangailangan. Sa unang araw ng aktibidad na ginanap sa Cotabato City ay nagkaroon ng focus group discussion o FGD sa mga piling beneficiaryo ng programang Kapyanan at Ambag mula sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan ng Maguindanao. Isa sa mga beneficiaryo na nakinabang sa programa na nagbahagi ng kanyang kagalakan, si Almogni Makasasa, 35 taong gulang na residente ng Barangay Labungan, Katuunin Sinsuat sa Maguindanao. Para kay Makasasa, bagamat sa saluguyan pang ginagawa ang pabahay para sa kanila, ay labis na ang kanilang kagalakan sapagkat itinuturing na nila itong isang mansyon. Dahil anya sa mga proyektong ito ng Bangsamoro Government, ay mas nararamdaman nila ang malasakit ng gobyerno. Matapos ang FGD ay tinungo naman ng grupo ang ilang piling housing site sa bayan ng Sultan Tudarat at Sultan Mastura upang magsagawa ng ocular visit. Sa kasalukuyan ay andito ang grupo sa bayan ng Kabakan para naman sa mga piling beneficiaryo ng programang Kapyanan mula sa Special Geographic Area sa bayan ng Kabakan at mga desk officers ng Ambag mula sa piling parte ng Maguindanao at SGA. Inaasahan naman na mga, sa mga susunod na araw ay bibisita din ng grupo sa lalawigan ng Lanao del Sur at Zamboanga City para sa pagpapatuloy ng naturang aktibidad. Ang aktibidad na ito ay nagsimula kahapon at magtatagal hanggang sa susunod na linggo ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan at suporta mula sa Subatra o support sa Bangsamoro Transition, isang programang pinangangasiwaan ng European Union. At yan muna ang latest mula dito sa Bayan ng Kabakan para sa Radyo Bangsamoro, Abdullah Matutan, PIO News. Maraming salamat. Yan po si Abdullah Matuka ng BIO News correspondent natin na nakatutok sa focus group discussion na ginagawa ng mga consultant ng OCM at Subatra ngayon. Sa pagkakaalam natin, medyo mahaba-haba yung panahon na iginugol dito ng OCM kasama katuwang ang Support to the Bangsamoro Transition o ang Subatra. Para lang sa kaalaman natin, ito yung ginagawang assessment ng para dito sa mga flagship program ng Office of the Chief Minister tulad na lamang ng Ambag, yung ayudang medikal para sa mga Bangsamoro, yung Tabang Project or tulong alay sa Bangsamoro at ang Kapyanan. Ito yung pagbibigay ng core shelter sa ating mga kababayan kasama din ang MRP at support to local moral governance. Yan sila yung limang mga flagship programs na ipinatutupad ng office o sa ilalim ng Office of the Chief Minister. At para bigyan tayo ng kaalaman nga at update kaugnay sa aktibidad na yan, makakausap natin live via phone patch. Balikan natin si TMS Director Wendell Diangkalan. Sir, assalamu alaikum. Magandang umaga po. Waalaikum salam. Good morning, Ms. Lori May, sa pamunuan ng Bangsamoro Information Office at sa lahat po ng tagapakinig. Magandang umaga po. Sir, para bigyan lang po ng kaalaman yung ating mga listeners po, no, ating mga kababayan, tayo po sa BARMM po. Para background lang po nitong ginagawang aktibidad, para saan po ba ito at ano po ang mga gagawing hakbang ng Office of the Chief Minister para po masukat natin yung efficiency or kung gaano ba ka-epektibo yung mga ginagawa nating programa sa mga komunidad. Opo. Ito po ay tulong sa atin ng Support to Bangsamoro Transition under the European Union
So tayo po sa BRMM, sa particularly sa Office of the Chief Minister, ay tinutulungan para i-assess or i-review yung ating mga flagship program para alamin kung ano yung mga facilitating factors or best practices o kaya ano yung mga barriers kung saan nagkakaroon tayo ng gap para hindi natin maabot yung ating mga target. So as to efficiency, gusto nating malaman dyan kung yun bang ating programa under the Office of the Chief Minister ay nakakarating sa ating mga target beneficiaries on time at yung budget ba na inilaan natin ay nakakarating sa tamang panahon. At in terms of impact, gusto nating malaman kung ito ba ay nakakatulong para mabago ang buhay at pamumuhay ng ating mga beneficiaryo. So aligned sa 12-point priority agenda ng ating Chief Minister at saka sa tulong na rin ng attainment ng ating Bangsamoro Development Plan doon sa mga regular na program na ginagawa ng ating mga BARMM ministries. Ms. Lorimane? Sir, dito po sa ginagawang focus group discussion o parang konsultasyon na rin sa iba't ibang mga lugar na sakop ng BARMM, gaano po katagal yung gagawin na konsultasyon at saan-saan po ang mga lugar na pupuntahan po ng team po ng consultants ng Office of the Chief Minister sa tulong ng Subatra? Opo. Ang trabaho po natin doon sa focus group discussion ay isang pamamaraan para alamin, i-validate yung mga initial findings ng ating consultant doon sa mga best practices o kaya mga gaps na na-identify based doon sa initial na nilang pagsusuri. So magkakaroon sila ng konsultasyon sa community kung saan tayo nag-implement ng mga flagship program. Ang target po ay lahat po ng area kung saan nagkakaroon tayo ng flagship program, but since ito ay part ng assessment ay parang nagkakaroon tayo ng sample areas. So ang target natin ay representatives ng BRMM areas kung saan tayo nag-operate. Ms. Lorimane? Sir, dito po sa 8 days po na ginagawang focus group discussion po, no? Ito po ba ay ginagawa pa mismong mga residente, mga benepisyaryo yung kinakausap o ginagawa ng interview po para talagang makuha natin yung kung gaano ka effective o gano'ng ka-epektibo yung mga ipinatutupad na programa ng Office of the Chief Minister? At ano-anong mga particular na flagship programs po ba yung pinagsasagawaan natin ngayon ng assessment? Lahat po ba itong limang flagship programs ng ng Office of the Chief Minister ng BARMM po? Opo. Tama po yun. Walong araw, at least it takes conducting consultation sa community. Based on the expert advice, the representation ng mga beneficiaries natin sa tatlong flagship program muna. Ito yung Pagitan, Kapyanan at saka Ambag. So isusunod po natin yung Marawi Rehabilitation Program later. But sa ngayon po yung tatlo muna, yung kinukunan natin ng assessment, Tabang, ulitin ko po, Tabang, Kapyanan at saka Ambag. So hindi po lahat ay kakausapin natin, representation lang po. Ito ay based doon sa expert advice ng ating mga consultant. So kasama po dyan sa field activity yung ating representative from Technical Management Service. Yun po mismo yung part ng program ng tatlong nabanggit na flagship program at saka yung ating pong expert sa tatlong flagship program. Kasama din po natin dito yung internal audit office ng Office of the Minister. Sir, pagkatapos po ba nito, ano ang may inaasahan ba tayong output o saan po ano ang gagawin natin pagkatapos ng konsultasyon or nitong focus group discussion? Okay. Yung consultation po ay isa nabanggit ko po kanina, isang pamamaraan lang po lamang na para malaman natin ano yung mga facilitating factors o kaya mga barriers or hindering factors para hindi natin makamit yung ating mga target. So after this, ay magkakaroon po tayo ng another workshop para ipag-usapan naman ano yung findings ng ating mga consultants kasama yung ating representative from TMS, IEO at saka yung tatlong representative ng flagship program.
hopefully magkakaroon tayo ng malinaw na impormasyon kung saan tayo nagkakaroon ng magandang output or best strategies, saan naman tayo nahihirapan or hindering factor, so that ma-improve pa natin lalo yung ating tatlong flagship program for the meantime, para ito'y mas magiging kapakinabang at magiging effective or efficient na programa ng ating Chief Minister sa ating mga target communities and beneficiaries. Sir, bago panghuli na lang po, sa tingin niyo po ba ay naka-apekto itong pandemya sa pagde-deliver po natin ng services, particular na dito sa tatlong mga malalaking programa ng Office of the Chief Minister, itong Ambag, itong Kapyanan at Tabang? Naka-apekto ba yung pandemic sa pagpapaabot natin ng tulong sa ating mga kababayan para din makamit natin yung mga targets po natin? So, isa po yan sa unang nakita na barrier, kasi nga nung tinamaan tayo ng pandemya ay nagkaroon tayo ng lockdown. So nagkaroon din tayo ng temporal disruption or pagtigil ng serbisyo dahil nga sa mga diinaasahan na mga pangyayari. So malaking bagay po, malaking factor yung effect ng pandemya, kasi hindi tayo nakagalaw sa community. Hindi rin natin ma-deliver na maayos yung ating mga programa, kasi nga affected tayo ng almost 2 years na yung challenge on movement. At affected mas lalo yung proyekto at programa natin based on this 3 flagship program. Sir, bago po tayo magwakas po, no, may mensahe po ba tayo sa ating mga kababayan, sa mga benepisyaryo ng mga programa ng Office of the Chief Minister at sa mga communities pa po na gusto nating maabot para bigyan ng serbisyo dito sa mga programa o flagship programs ng Office of the Chief Minister? Ang flagship program po ng ating Office of the Chief Minister ay gustong iparating sa ating mga kababayan, particularly doon sa mga least served or hard to reach areas, para maramdaman yung serbisyo ng Bangsamoro Transition Authority under the Bangsamoro Autonomous Maguindanao. So sinisikap po ng ating Chief Minister na makarating itong mga programang ito, kaya nagkakaroon tayo ng assessment or consultation para lalo pa nating mas mapaganda or mas mapabuti at maibigay ng maayos yung dapat service, goods and services para sa ating mga kababayan sa BRNL. So, upo, ginagawa po natin lahat sa abot na ating mga kaya. Ayan, maraming salamat po, Sir Wendell Dangkalan, ang Technical Management Services Director po ng Office of the Chief Minister. Maraming salamat, sir. May oras pa ba tayo? Meron pa tayong 5 minuto bago po magwakas ang Radyo Bangsamoro. Ayan po ang isinasagawang assessment ng of flagship programs assessment through focus group discussion para sa mga benepisyaryo ng mga programa ng Office of the Chief Minister at pagsasagawa rin ng aktual na pagbisita dun sa mga lugar na kung saan may mga benepisyaryo yung mga programang ito ng Office of the Chief Minister. Yung mga, ang TMS po, si ang opisina ni Sir Wendell Dangkalan po, ang inatasan na mag-oversee sa pagpapatupad nitong 5 flagship program ng Office of the Chief Minister, yung Ambag, ito po yung ayudang medikal, itong Tabang, tulong alay sa Bangsamoro, Kapyanan, yung mga core shelter po na binibigay, yung Marawi Rehabilitation Program at ang support to local moral governance. Itong SLMG ay hindi pa naka-full swing sa kanilang sa programa dahil may mga inaasikaso pa, pero magsasagawa na ng site validations dun sa mga lugar na magtatayo ng mga ibang mga infrastructure projects na pwedeng ibigay dun sa mga komunidad natin. So, nagsasagawa ngayon ang Office of the Chief Minister sa katuwang ang Subatra ng assessment sa mga lugar para malaman kung saan ba medyo nagkulang, saan, ano ba yung mga best practices nang sa ganun ay mas ma-improve pa, mapagtibay pa, mas mapaganda pa, mas maging maayos yung implementasyon at pagpapatupad ng mga programang ito ng Office of the Chief Minister.
Bago din pala tayo magwakas, may ilang paalaala lamang tayo pagdating po sa COVID-19 vaccination. Patuloy pa rin po ang pag-administer ng booster shots sa ating mga kababayan. Yung mga vaccines po ay ginawang available ng Ministry of Health at katuwang ang iba pang ahensya, ang UNICEF din, para mas maging accessible ito sa ating mga kababayan. So sa mga hindi pa po nagpapabakuna, always pong handa at available yung vaccines po ng ating gobyerno. Kaya makipag-ugnayan na kayo sa inyong mga health workers sa inyong lugar, sa inyong barangay, nang sa ganon ay matulungan kayo kung saan yung mga vaccination sites. Ayan, para ligtas tayo laban sa COVID. Lalo na ngayon na nasa alert level 1 na nga po ang Cotabato City at ang dalawang bayan sa Lanao del Sur. So that's good news. Hopefully po, nasa new normal na tayo. Pero tandaan pa rin, sumunod pa rin tayo dun sa Bida Solusyon na palaging paalala po ng ating ng Ministry of Health. Ayan. Paalala ko lang ulit, sa panahon ng pandemya, patuloy na sumunod sa minimum public health standard ng Ministry of Health. Sundin ang Bida Solusyon, bawal walang mask, isanitize ang mga kamay at tumistansya ng 1 meter at alamin ang tamang impormasyon. Ayan, nagtapos naman po ang isang oras na balitaan dito sa Radyo Bangsamoro. Sa mga gusto pong pakinggan ang kabuang episode na ito ng Radyo Bangsamoro at para manatiling updated sa mga kaganapan sa BARMM Government, i-like at i-follow po at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Papakinggan ang replay bukas sa Voice FM alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa RMN Zamboanga naman po alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Abangan din po ang pasada alas 7 Lunes hanggang Biyernes. Alas 7 po yan sa Bangsamoro Government page at sa BIO page po. Sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance, ako po si Lori May Andong. Kasama ko po si Zainuddin Victor at si Abdulrazak Mentang. Ito ang Radyo Bangsamoro, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Maraming salamat po. Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM. Radyo Bangsamoro.